Hello guys! Ito po si Genesa Mini TV na bumabati ng magandang araw, magandang gabi saan man po kayo lupalop ng mundo. Sa ngayon po ay gagawa tayo ng isang masarap na kakanin. Ito po ay Maha Blanca. Kanya-kanya po tayong version. So, dahil sa amin naman po ito, so nagdagdag po ako ng isang ingredients para mas mapasarap po, mas malinamdam. So bago natin sisimulan po, please subscribe, like, and share naman po sa Genesa Mini TV. So let's be started guys, stay tuned, maraming salamat! So, ito po ang aking mga ingredients. So, meron pa akong cheese. Ito po ay nagagad na siya. Ganyan na siyang binili ko. And then, meron po tayong sugar. So, kanya-kanya po tayong style para po mas masarap. So, kailangan lagyan din natin ng kakaibang sahog. And then, meron po akong, ito na po yung corn flour. So, 300 grams po yan. And then, ito po yung coconut milk. Evap milk. Another evap milk kasi yan po yung pangtunaw ko sa corn flour instead of water. Ito rin po yung whole kernel corn. Ito rin po yung condensed milk. At ito po yung butter. So, magluluto na po tayo guys. Stay tuned po. Let's begin. So, sa isang casserole ay pagsamasamahin na po natin ang mga ingredients. Ito po yung coconut milk. Ito po yung evap milk. Ito po yung condensed milk. Ito po yung sugar. Ito po yung kernel corn. Buo po yan yung buo. Haluin po natin. And then, unahin ko pong isasalang ito. Once na kumulo na, isusunod ko na po yung tinunaw na corn flour. So, isalang po natin. So, tutunawin ko po yung corn flour. Ito po yung gatas. Gatas po yung pangtunaw ko instead of water para po mas malinamnam at mas malasa. So, bali, set aside po natin ito. Antayin po natin na kumulo yung... So, set aside ko muna. Ayan po, nakulo na. So, tikman po natin. Kasi, ayoko po ng matabang. Gusto ko po yung medyo malasa-lasa. It's good. So, ihalo ko na lang po. May konting sugar pa. So, ihalo ko yung sugar. Tapos, ito na rin po yung butter. Ito
Wow! Grabe! Fantastic! So, medyo hinaan ko po yung apoy. Kasi ilalagay ko na po yung tinunaw kong corn flour. Po. Unti-untihin ko po na ihalo. Continuous lang po natin ang paghalo. Pwede na po natin hamuin. So, wait lang po natin na mag-dry po or lumamig. And then, ilalagay natin yung cheese. Palamig po muna natin. Wait lang natin dyan. Ayan, lumamig na. Lagyan na ho natin ng cheese.